Ganito lang mga boss paghugot nito. Kailangan itong isang katabi niya ay sisikotin niyo ng flat screw para hindi siya sumama. Yan, bibitaw na yan doon. Gano'ng may spring yan doon sa loob, nakasabit siya ng konti pero bibitaw yan. Pagbabalik mamaya, ilulusot niyo na lang. Yan oh. Up, yan. Up. Alright. Good day mga boss, ang nasa harap natin ngayon ay Lunsen 110. Katulad siya ng pang Honda Wave 100, 110, XRM, yan katulad po yan. Underbone. Yan. So maraming salamat nga pala sa nag-request ng video ito. Si Irel Evangelista, yan. Na-request niya na mag-vlog ako ng tungkol sa gearshift spindle. Karaniwan na nasisira o nadaplis itong pedal na to. Nasisira siya. Minsan, ang problema ng iba, ang nasisira ay yung mismong spender, yung gear. Pero karaniwang nasisira dapat dyan ay itong sa pedal. Kaya lang yung iba nasisira ay sa spender mismo, yung dulo sa may gear. Ngayon, may nagtanong, ang sabi ay kung mahirap daw ba ang palit ng gearshift spindle na yan. Sabi ko naman ay hindi naman gaanong kahirapan, kaya lang siyempre may kakalasing ka, hindi naman ganong kadali. May kakalasing ka eh, hindi naman basta-basta pagka yan ay nasira ay mahuhugot mo lang basta-basta. So ganito mga boss ang gagawin natin. Unang-una, tatanggalin mo yung tornilyo dito. Ito yung tinanggal ko na mga boss. Dito nakalagay yung tornilyo. So para mapadali, pinabilis natin, tinanggal ko rin yung tornilyo. Pag tinanggal nyo to, mahuhugot nyo na tong pedal. Yan. Kailangan natin tanggalin nyo. Tama ito. Dinugsungan na nila ng may gear. Dahil nga, na-lost thread niyo yung gear nito. Ibig sabihin, yung spender dito sa ilalim, ito, maganda. Original. Hindi nasisira yung kanyang gear. Kita nyo ba? Yan. Yan yung pumipihit o tumutulak doon sa cambio natin para tayo ay makapagpalit ng cambio. Yan. So, paano siya babaklasin? Unang-una mga boss ay ikutin natin. Andito siya sa kabila sa parte ng clutch. Yan. Yan, natanggal ko na. Yun lang, may tornilyo lang yan tapos tanggal. Tapos, aring tornilyo ng crankcase. Lulaagan natin, tapos matatanggalan natin yung crankcase. Ganyan lang mga boss. Tanggalin nyo lahat yung, luagan nyo lahat yung tornilyo na yan, tapos mahuhugot nyo na yung crankcase. Tabi nyo lang mga boss, yung mga tornilyo at mamaya ikakabit uli natin yan. Tapos, pag bumukas nito, konting gulatin nyo lang. Kahit kamay na lang, kung wala kayong rubber mallet, parang may tornilyo pa. Wala naman ah. Hey, wake up! It's too late. Wake up! Alright. O, diba? Ganda ng loob ng makina nito, malinis. Kahit luma siya sa labas, madumi, ang loob naman malinis. Yan ang magandang pag-aalaga ng makina pag winuksan mo. Ay mapula-pula yung kanyang mga parts. Makikita nyo mga mapula-pula. Bago natin ma-access mga boss yung gearshift spinder, ay tatanggalin muna natin aring primary clutch at saka secondary clutch. O diba, hindi naman ganun kadali magtanggal niyan. Biro mo tatanggalin mo pa to at saka ito. Kaya lang, syempre, hindi naman siya delikado. Kasi kung kaya mo nang magtanggal nitong primary clutch at saka nitong secondary clutch, para ka din lang nagtanggal nitong primary clutch at saka secondary clutch. So ganun lang yun, sunod-sunod lang, hindi naman siya masyadong komplikado pagka tatanggalin. So ngayon, may video naman ako nito kung paano magtanggal.
tatanggalin ko na lang to, tapos papakita ko na sa inyo yung Gearship Spender. Yan, ito na mga boss, natanggal ko na yung lahat ng tornilyo at makikita na natin ngayon ang tumagilid ng cellphone. Lang. Ganto lang, may video ako mga boss kung paano magkalas nitong secondary at primary class na to. Ilalagay ko na lang dyan sa, ano, sa ending ng video ito. Puntahan nyo na lang po pagkatapos ng video ito. Para malaman nyo kung paano magkalas. Hindi ko na isasama. Gawa na siyempre, pag sasama ko pa itong video kung paano magkalas nito, magtatagal tayo. Kailangan. Yan. Ganto lang mga boss. Siyempre, pag nakalas mo na yung mga tornilyo mga nakakonek dito, eh, mahuhugot na natin to. Ingatan yan, mayroon yung mga washer. Ingatan nyo mabuti at talaga namang napakahalaga ng mga mawawala din yung pagka nalaglag nyo. Yan. May spacer, washer. Yan. Ito na yan mga boss. Oh. Tcharan. Tcharan. Kita nyo ba? Yan. So, ibig sabihin, pag nahugot nyo yung primary clutch at saka secondary clutch, mahuhugot nyo na Gearship Spender? Yes, mahuhugot na po. Ito na po yun, oh. Ganito lang mga boss, pag hugot nito, kailangan itong isang katabi niya ay sisikotin nyo ng clutch screw para hindi siya sumama. Yan, bibitaw na yan doon. Gano'ng may spring yan doon sa loob, nakasabit siya ng konti, pero bibitaw yan. Pagbabalik mamaya, ilulusot nyo na lang. Yan o. Oh. Up, yan. Yeah. Up. Alright. Aha. So, ganun lang mga boss. Pagkatanggal mo nito, primary class at secondary class, mahuhugot mo na si spindle. Spindle, tama. So, ito yan mga boss. Yan. Speaking of spindle. Yan, ay talaga namang ma-issue talaga itong spindle na to. Ibig sabihin mga boss, itong spindle na to ay na-repair na. Ayan o. Dinugsungan nila ng may gear. Ipinag-welding na. Zoom. At yun sa baba. So yan mga boss, speaking of spindle na nasisira. Itong spindle na to mga boss ay mukhang dinugsungan na rin, nasira, tapos dinugsungan. Ayan o. May pinag-grinderan. So, masirain talaga spindle. So, ganun lang. Pagka halimbawa ay nasira spindle nyo, kailangan nyo magpalit o natangos na, nagasgas. Hugutin nyo lang. Ganun lang paraan paghuhugot mga boss pag ganito mga underbone na, ano, na makina. Tsaka sa ibang makina, ganun din lang yon. Meron lang siyang ibang design. Pero ganun din lang ang paghugot nandito sa side ng clutch. So, ito yun. Ito yung pedal. Itong pedal na to, tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, yan, si pedal, yan, si pedal yung bumibira kay spindle para tayo ay magpalit ng gear. Kaya ngayon, sana mga boss, naunawaan nyo na kung anong trabaho ni spindle. At saka kung ano lang yung humahawak kay spindle. Huwag nyong pupursahin yung inyong kambyo na pagka ayaw pumasok. Huwag nyong sisipain ng malakas. Hanapan nyo lang siya ng tamang tempo na siya ay magkambyo. Dahil sana naintindihan nyo din na itong pin lang na ito ang sinisipa nyo. So, pagka napirsa yan, maaaring walos thread yung gear nito o kaya naman makilo, maputol siguro, kung mapuputol. Yan. Yan lang mga boss yun. So, okay. Pagbabalik naman mga boss, ano, ibabalik pa natin. Ganun lang mga boss. Balik na rin natin para mas maintindihan natin mga boss kung paano magbalik. Ito, yan, nagalaw yan. Ibabalik lang natin, tutulak lang natin. Tapos, kita nyo ba? Kita nyo pa ba? Yan. Medyo madilim eh. Sorry mga boss ha. Yan. Yan, tatapat nyo lang. Gawa nang meron yan dong spring, dalawa sa loob. Tatapat nyo lang. Lulusot yan pagkain ay tapat nyo lang na ganun.
medyo masikip na. Gawa nang siya ay may pinag-ispata na. Hindi na siya perfect na bilog. Pero hindi siya nasabit sa ano. Yun. Okay na. Naibalik na natin mga boss. Yung spindle na kinalas natin na pwede nyo gawin din pagka kayo magagawa. Tapos isa pang tips mga boss, ihabol na natin. Total, nandito na din lang naman tayo. Check nyo na tong filter. Oil filter. Yan, ganyan. Na napasok sa ating cylinder head. Siya yung sumasala. Yan. Inihigop ni pump. Ito si pump. Inihigop niya yan. Papunta sa ating cylinder head para sa cylinder head ay magkaroon ng langis para hindi siya mag-init at hindi masira ang kanyang mga gear. So, pwede na natin ibalik ito mga boss. Ganito lang. Tulad ng tinuro natin kung paano magbalik ng primary clutch at saka secondary clutch sa bayan pagkatamaan niyo yung gear na yon. Tapos meron yan dyang timing din. Itatap. Pwede naman yan sa loob mo na mamaya ayos. Tapos babalik din ang pagkakaroon. Yan. Okay. So, ganun lang mga boss. Sana ay meron kayong nakakuhang idea sa ginawa nating ito. Total, hindi ko nabubuuhin yan. Gawa nang siyempre, spindle lang naman ang pinag-usapan natin kung paano siya kalasin. So, ganun lang kasimple mga boss. Paano mag-kalas ng spindle. Pag gusto nyong i-repair, gusto nyong paltan. So, ganun lang. Thank you so much mga boss. Okay yan, maraming salamat mga boss. Kita-kita tayo sa susunod na video at maraming salamat po sa mga bago pong nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa suporta nyo. Kita-kita tayo sa susunod na video. May shoutout po tayo sa huli. Huwag kayong alis. Okay mga boss, welcome sa ating shoutout of the day. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating dashboard. Meron na tayong 27,804 subscribers. So congratulations na naman sa akin, padagdag ng padagdag. Sa lahat po ng mga bagong nag-subscribe sa ating channel, welcome po at maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ayan, punta na po tayo sa ating comments, sa ating shoutout. So ayan, wait, yeah, dito tayo. Shoutout kay Alexander Nunag. Salamat sir, sobrang direct to the point. Opo, maraming salamat po sa inyong paniniwala sa aking mga vlog. At shoutout kay Tonyang Stevie. Screenshot nyo po, pakisuportahan na rin po yan. Vlogger po. Mr. Nova Vita Channel. Shoutout po, Mr. Nova Vita Channel. Yan po ay mula kay Antero. So, yan. Paki-screenshot po, tapos pakipuntahan na rin po. Sila po yung ating mga kaibigan na kailangan natin suportahan. Pagkat dito po sa YouTube, kailangan tayo ay nagtutulungan para tayo ay mas lalo pang umangat. Ayan. Shoutout kay Kantu. Kantu, tan. Ano to? Japanese o Chinese? Yan, basta. Shout out kay Kurit Brian Carlo DR, wag kayo tumawa dyan. Pamela Tanong, shout out po sa inyo po. Pamela Tanong, Mon Cesar Bacalan, shout out po. Evil Evangelista at John Francis Montesor, hey, shout out. Shout out you, my brother. Ben Zeri, shout out po. Bad Seal TV, shout out po. LD Salmeron, shout out po. Aponi Antero, shout out of the day. Nakakandabulin na ako din ni kay Aponi Antero eh. Dapat kami may tagpo ngayon kasi hindi nag-text sa akin, kaya naman na. So, yan. Pakisuportahan nyo natin po mga boss, itong si Aponi Antero na taga rin sa Dolores Quezon. Si Diyan namang ari, wala nang ginawa kundi mag-live na ako na may laging naandun din. Tapos maganda yung kanyang mga content. Puntahan nyo mga boss at sadyang kayo maaaliw doon pagka pinuntahan nyo. Evil Evangelista. Ito si Evil Evangelista. Siya po yung nag-request na mag-vlog ako ng tungkol sa Gearshifter Spindle.
Tama? Spindle? O, tama, tama. Ito yun, oh, yung message niya. Boss, vlog ka naman ng Gearship is Spinder pa yung sabi niya eh. Kaya medyo hinanap ko siya sa ano sa Google, hindi ko makita. Ayun. Pero nalinaw din, spindle pala. Yung kabita ng cambio, kasi lagi napupudpod. Ayan, may vlog na po ako niyan. Sask. Sir, may available parts pa ba niyan? Ayan na, na-reply ko na po yan. Aldrin Acuzar. So, na-shoutout ko na ito kahapon. Paul Carlos, shoutout po. Arnold Torrenueva, Apo ni Antero. Ayan, na-shoutout ko na po sila kahapon. Apo ni Antero. Nataga Dolores Quezon. Alright, Apo ni Antero, shoutout. At shoutout kay John Francis Montesor at sa Montesor family ng Bungoy, Dolores, Quezon. Alright, thank you so much mga boss. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye!